Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and welcome dito sa Diary ng Trader. Now for today's video, pag-uusapan natin yung ating trade kay Ethereum. So gagawa tayo ng trading recap and hopefully may matutunan kayo dito sa ating ginawang trade na pwede nyong ma-apply sa inyong mga future trades. Alright, now if you're interested to know more about this one, then please do keep on watching. Alright, so welcome dito sa Diary ng Trader. And as what I've mentioned nung nakaraan, gumawa tayo ng different lines dito, no? Yung area na green ay yung area kung saan tayo bumili. Ito yun, yung mga areas na yan. Nasa around 1,391. So, 1,391. 1,391. Alright, binenta natin at 1,363.17. So, ito yun. Next. Bumili na naman tayo at 1,335.62. Okay, so eto yon. And then, nagbenta na naman tayo at 1,452.54. So, eto yon. Napag-usapan natin siya and palakihin natin yung ating chart para mas malinaw. Alright, now, simulan na natin dito sa kabila. So, bakit ko binili itong area na ito? Okay, bumili tayo dyan kasi nga it was the support area na, okay? Nakapatong na yung presyo ng candle sa mga support areas. And tulad ng mga explanation natin nung nakaraan, kapag ang presyo ay nasa mga support levels na, okay, posibleng magkaroon na ng bounce sa mga susunod na araw. And indeed, ano, after nyan, nung mga sumunod na araw ay nagkaroon na nga tayo ng paglipad ng presyo. Okay, so we bought it here. Umakyat hanggang dito. Alright, now dito naman tayo ngayon nagbenta. Okay, so sir, bakit dyan ka ngayon nagbenta? Kasi resistance levels na. Okay, saan yung mga resistance levels, sir? Yung dulo ng mga previous candles, guys. Tandaan nyo yung resistance and support. Yung dulo ng mga previous candles. Okay, so dito sa area na ito ako nagbenta. Ulitin natin, buy at the support and then sell at the resistance levels. So, sa trade na yan, we gained at around, sukatin natin, 4% something, okay? Tapos, nakaano pa tayo niyan, naka-leverage ng 20x. Okay, so you do the math. Basta hindi masyadong malaki yung capital natin dyan. Malit lang naman yung itinaya nating pera dyan. Kaya hindi din masyadong malaki yung ano natin, yung gain natin dito sa trade na ito. Okay, so that's for my first trade. And then, nung napansin na nga natin na bumaba na yung presyo ni Ethereum, of course, inabangan na naman natin siya kasi I'm really quite positive about Ethereum. Ano? So that is why binili ulit natin siya dito sa mga levels na yan. Okay, hindi ko siya binili nung nasa taas pa siya or nasa resistance levels. Hinintay ko muna na bumagsak ulit yung presyo. And yun na nga, no? Yung bumagsak yung presyo dito sa kabila, binili natin siya at 1,335.62. Okay, pumosisyon tayo dito. And then, nag-materialize na nga yung sinasabi natin nung nakaraan na breakout. Okay, breakout sa box na ito. Ayan, and then lumipad yung presyo ni Ethereum. Nag-break doon sa box. Tapos, nung kagabi, ito yung kagabi, no, yung candle na mahaba. Sobrang antok na ako niyan, guys. Hindi ko nasasabayan yung paglipad ni Ethereum. Kaya, naglagay na lang ako ng tinatawag nating take profit. Okay, so ito yung take profit natin at around 1,452 levels. Okay, so kumita tayo ng around mula dito sa baba. Sukatin natin. Ayan, hanggang dito sa taas. Alright. So, 8% something, tapos nag-leverage tayo niya ng 20x. So, you do the math ulit. Again, malit lang yung capital natin dyan, so malit lang din yung kinita natin dyan. Okay, so hindi ko na actually naabutan yung ano, nung paglipad nito, guys. So, kasi sobrang antok na ako niyan. Sobrang antok na ako. Kaya sabi ko, before pa man maging bato yung ano, yung trade na ito, or before pa man mawala and masunog yung trade na ito, maglalagay na lang ako ng take profit natin dito. At least, masisecure natin yung ating kinita. Alright. Now, sir, bakit dyan ka naglagay ng take profit? Kasi guys, resistance levels. Ayan, resistance levels. Ulitin natin,
Buy at the support, sell at the resistance. Buy at the support, sell at the resistance. Paulit-ulit lang yan. Okay, so ganyan natin ginawa itong ating trade kay Ethereum. Napaka-simple lang, ano, hindi na masyadong masakit sa ulo, wala na tayong masyadong tinitingnan. Okay, yun lang naman kasi ang basic actually guys, buy at the support, sell at the resistance. Yung mga moving averages, support and resistance lang yan. Fibonacci, support and resistance lang din yan. Okay, umiikot lang doon yung mga different trading strategies. Resistance and support. Okay. Next, sir, pataas na naman ng pataas itong presyo ni Ethereum ngayon, ano? Pumapalo na at around 1481.78 na presyo ni Ethereum. Are you planning to buy Ethereum again? The answer is yes. Okay. Now, sa mga gustong sumabay sa akin sa trade na ito, this will be my trading plan. Ang gagawin natin ngayon is hindi natin bibilhin si Ethereum at the current price. Bakit? Kasi guys, tumama na siya sa tinatawag nating resistance levels. Yung mga moving averages natin guys, pwedeng magsilbi yan as support and resistances. Itong kulay blue na nakikita natin dito, ito yung ating magiging resistance levels. And as you can see, ano, tumama na nga yung presyo doon sa resistance levels, sa 100 MA. Kaya, eto, nakita natin na bumabagsak ulit yung presyo ni Ethereum. Although green yung candle ni Ethereum ngayon, pero for me, hindi pa masyadong sapat yan or hindi pa good price and for me to buy Ethereum again. So, saan yung tinitingnan kong area na bibili ulit ako? Sa mga levels na ito, sa mga area na ito. Okay? Yung pagbaba ni Ethereum dito, I guess for me, hindi pa masyadong sapat yan. And hindi ko bibilhin yan kasi wala pang build up ng support levels dito sa area na yan. Ibig sabihin, hindi pa masyadong matibay yung foundation na meron. Okay? Ang ideal kasi for me guys is magkaroon tayo ng build up, kumbaga. Like for example, lumipad yung presyo dyan. Okay? Walang matibay na support levels. Ang gusto kong mangyari is maglaro ulit dito sa mga areas na yan yung candles, no? Yung presyo ni Ethereum. Tapos dito ako ngayon, guys, po-position kasi nga nagkaroon na ng build up, okay? Ito yung ideal spot for me to position again. But just in case na hindi mangyari itong build up na ito and sobrang lakas talaga ng momentum ni Ethereum, okay? Ang next na gagawin natin, guys, ay bibili tayo kapag nagkaroon na tayo ng breakout dito sa 100 MA. Kasi itong 100 MA guys, napakalakas na resistance level din ito. Okay? Oh, I'm sorry. I forgot to make our monitor bigger. Sorry guys. Ayan. Hopefully malinaw na and hopefully mas ano na, nakikita niya na. So yeah, hindi tayo po-position sa current price. Hihintayin natin na mabasag itong 100 MA just in case hindi magkaroon ng build up dito sa ideal spot na sinasabi ko, okay? Dito tayo po-position kapag nabasag yung 100 MA na yan, okay? So, bakit dyan? Ito yung mga resistance levels din nung nakaraan. Ayan, no? So, maghihintay tayo na mabasag yan bago tayo po-position ulit dyan, okay? And yun yung plano ko, no? I want Ethereum to build up the support levels here, but just in case na hindi. Okay, just in case malakas yung momentum dito ako ulit po position kapag nabasag ng presyo itong 100 MA. Okay? So yeah, that's it. Support and resistance lang. Okay, naghihintay lang tayo ng proper momentum, yung mabasag yung mga breakout levels and at the same time magkaroon ng proper build up. Okay? So ganyan ko nilulook forward itong pagtaas ni Ethereum and hopefully na mag-continue na sa pag-angat itong ating market. Kasi nga, matagal-tagal din na natulog itong ating market. Palakihin natin or mag-zoom out tayo. Ayan. But in ano guys ha, in a greater picture, nasa ano pa rin tayo? Nasa downtrend pa rin tayo guys. Okay? Nasa downtrend pa rin tayo. Marami pa tayong kakaining bigas para makakita tayo ng muling paglipad ng presyo ng mga coins. Itong pinag-uusapan natin is for short term, ano lang to? Short term trading, kumbaga.
Pero kung gusto niyo namang mag-ipon na ngayon ng position niyo, yeah, you can actually buy Ethereum and Bitcoin. Nasa good spot na tayo. For a long term naman, ha? Okay, for a long term, nasa good spot na tayo. On sale na yung most of the coins na meron tayo. Okay, pero again, reminder, huwag kayong bibili ng 100%, okay? Huwag niyo ubusan yung capital niyo na bumili agad ng isang coin lang, okay? As much as possible, diversify your coin, okay? As much as possible, huwag muna 100%, okay? Para just in case bumaba man, may pang backup pa tayo, okay? Pwede pa tayong bumili sa mas mababang presyo. Alright, so ganun lang, ano? Ganun lang natin. Nilulook forward itong si Ethereum. And hopefully, mapagperahan ulit natin siya sa mga susunod na araw. So, I hope may natutunan kayo kahit papano. Again, buy at the support and sell at the resistance levels. Alright, so paalala, hindi hawak ng mga technical indicators ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Mayroon tayong free will. Gamitin natin ito. Hanggang sa muli. Peace out.